Today, magpapakabit tayo ng Easy Trip RFID. This will cover yung North Luzon Expressway and saka yung Cavitec C5 Links mga Expressway. Ang first step ay kailangan mong magpa-register to sa kanilang online RFID Registration Appointment System o tinatawag nilang ORAS. So, ganito yan. So, pasok ka to sa kanilang website tapos tingnan mo yung ORAS. So, ganito yan. Pinutin mo yung book now. Tapos, maghanap kayong saan yung customer service na may 24-hour RFID installation. So, pindutin mo yon. And then, mamili ka kung north or south. Dito, pinili ko south kasi yung malapit sa amin. So, mamimili ka ng lugar, ano? So, ang napili ko dito yung sa C5 South Link. So, pag napindot mo ngayon yan, mag-a-ask ka ng date. So, yan. November, puno na yung November. So, tingnan natin yung December. So, pindutin mo yung December. So, dito hanggang December 9 onwards ang available. So, pili tayo. Napili ko, halimbawa, December 12. So, yun. So, pag pinres mo yun, mamimili ka kung anong oras available on that date. So, kung nakapili ka na, pipress mo lang yon. So, pagpasok mo doon, lalabas na yung appointment details mo. So, ipipilap mo na yung information mo ngayon. Yung name, and then yung address mo, vehicle model, plate number, saka yung email address. Pagkatapos nyan, mag-generate sila ng QR code katulad nito. Yan ngayon ang ipakikita mo during your appointment. And yung vehicle, saka yung pangalan, saka yung time ng inyong appointment. So tara, punta na tayo dun sa C5 Link. Okay, punta na tayo doon sa installation site ng C5 Link Expressway. So, dito tayo magpapakabit ng RFID. Ang dala ko ngayon is itong Trailblazer ko. Later, yung Montero. So, exit tayo dito sa South Link Expressway. Ito yung puntang Merville. So, pagkatapos nating lumabas dito sa exit, mag-u-turn tayo, papunta tayo dun sa service road. So, ito. After a few meters, u-turn tayo. And then, dun tayo sa service road. Huwag kayong papasok dun sa C5 Link ulit kasi pabalik ka na naman. Kasi yung installation site nandun sa ilalim ng tulay, yung nagko-cross ng South Expressway. So, dito ang daan mo sa service road. Ito, pag dinerecho mo ito, ang labas mo dito is West Service Road. Yung West Service Road, yung pag kumanan ka, papunta ka ng Bikutan. Pag pumaliwa ka, papunta ka ng Nichols. Yan, malapit na tayo dito sa installation. Yung green na yon na sign na natatanaw mo, doon ang installation ng RFID dito sa ilalim ng tulay. Yun, magle-left turn tayo dun sa pinasukan ng banda puti. Tapos, maghahanap tayo ng paradahan. Ayun, medyo may space pa para makapark. So, nakapark tayo ng maganda. Tapos, pag nakapark ka na, dito mo hihintayin yung mga mag-a-assist sa'yo. Silang magkakabit. So, hindi ka na papasok dun sa opisina. Maghihintay ka na lang sa sasakyan. Hihintayin mong lumapit yung mga installer. Pero minsan wala rin silang sistema, no? So kailangan kausapin mo rin nag-i-install para malagyan ka kasi para naghihintay ka dun sa wala eh. Wala din silang sistema dito, wala man lang binibigay na number kung sinong mauna. So naghintay kami, anong hindi pa lumalapit, nilapitan ko yung tao, sabi ko, "Ano bang number kami?" So yun. So habang naghihintay kami, medyo matagal-tagal din ng konti, maghintay ka ng mga 20 to 30 minutes para ikaw ay makabitan.
kailangan i-insist mo din kung saan mo gustong ipakabit. Kung may tin ka sa harap, huwag mo na ipakabit sa windshield. In my case, ay insist ko na sa headlight ikabit. Kaya doon ako kinabitan. So ganitong itsura nung pagkakabit sa headlight. So parang katulad din siya nung sa South Expressway, yung pahaba na ganun. Kasi may nakikita ko yung parang mas malapad. So yan, nakabitan na siya. Ganyan ang itsura niya. Ang initial cost nga pala nito is 200 pesos. So meron ka ng load na 200 pesos. Tapos bibigyan ka nung card nila ng Easy Trip. So ganito yung itsura ng card nila. Ito yung gagamitin mo sa pagpapaload. Ang ginawa ko para matest kung gumagana, pumasok uli ako dun sa expressway and then chineck ko kung gumagana. Kasi since may load na siya na 200, so gumana naman siya. So okay. So that's one way to test kung okay yung pagkakabit. So umuwi na ako at babalik ako mamayang gabi para naman dun sa Montero. May ibang kwento naman itong Montero, bakit gabi yung appointment. So yan. Ngayon naman yung appointment ni Montero. Ngayon is 11:30 PM. Ang appointment ko is 12 midnight. So bakit 12 midnight? Ito yung naging problem. Kasi nung pinindot ko yung appointment, nagmamadali ako. Akala ko alas 12 ng tanghali. Yung pala, 12 PM. So nung I tried to to check at magpa-revise ng appointment, hindi nila pwede palang baguhin. So wala akong choice kundi pumunta ng 12 midnight. So isa yun sa mga tip ko sa inyo, careful kayo doon sa oras, kasi nga 24 hours to, minsan mako-confuse ka doon sa 12 PM eh. So yan, so we are now on our way doon sa installation site. So as usual, exit tayo doon sa dito sa may Merville exit. Dito sa cash lane muna tayo kasi wala pa tayong RFID. Tapos U-turn tayo uli papunta doon sa service road doon sa ilalim ng tulay ng C5 Link Expressway. Just like yung kanina nangyari sa umaga. Okay, nandito na tayo sa service road. Malapit na tayo dito sa ilalim ng tulay na Cavite. Tingnan natin kung busy pa sa ganitong oras. Ayan, nandito na tayo. Pero, oops! Medyo busy pa rin kahit ganitong oras pala, no? So, okay. Same procedure. Kaninang umaga. Magpa-park tayo dito para makabitan ng RFID. So just like in the morning, maghihintay ka. So dito, ininsist ko na sa headlight kabit. Ayaw pang ikabit kasi singkit daw. Sabi ko, pwede yan. Ayaw ko kasing ipakabit sa windshield kasi may tinta ko sa buong windshield eh. Baka hindi gumana. So i-insist mo lang. So ganito yung pagkakakabit niya. Ganyan ang itsura nung nakabit na RFID sticker, no? Napansin ko lang, mas malaki siya kaysa rin sa unang kinabit. Ito, parang medyo rectangle shape siya na mas malaki. Yung isa kasi, yung nakakabit kaninang umaga dun sa Trailblazer ko, is parang mas mahaba, parang katulad nung sa South Expressway. Ito, mas malaki siya. So, diyan ko siya pinakabit sa sa headlight. So, okay naman, testingin na natin kung gagana siya. Mamaya, pagbalik ko dun sa expressway, tetest uli natin kung gagana siya. Okay, tapos na. So, pauwi na tayo. Okay, U-turn tayo dito uli sa service road.
and then U-turn uli, papasok uli ng expressway para matest uli natin kung okay siya. Okay, malapit na tayo dito sa toll booth, natatanaw ko na. So, itetest natin ngayon kung okay siya. Since may load na naman siya na 200 pesos, so, itinry natin dito sa cash lane. Pwede rin RFID dito eh. Yun, naka-red, and then for a while, yun, nag-green. So, ibig sabihin, okay na. So, ayun. Okay na, nakabit na natin yung RFID. So, we're now on our way home. O yan, sana na-share ko sa inyo yung experience ko sa pagpapakabit ng RFID. Sa mga hindi pa nakapagpakabit, sana makatulong ito. So anyway, ang deadline is I think hanggang December 1. Pero pwede pa rin naman palang magpakabit. Dire-diretso lang. Hindi ka pa rin huhulihin kahit wala kang RFID after December 1. So, pwede pa rin. Kailangan mo lang na dumaan doon sa kanilang booth na kakabitan ka. Okay. That's about it. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again on my next vlog. Bye!